prosen, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. So yung mga kaprosen na hindi ko alam kung paano ko itong sisimulan. Matagal ko na itong tinatago sa inyong lahat mga kaprosen, lalo na din. At lalo din sa mga magulang ko, yan. May ko lang din to na nasabi sa kanila kung bakit ako nagkakaganto, kung bakit ako na... kung bakit ako lagi nasa kwarto, kung bakit ako lagi nang hindi nakakasama sa laot. Yan, at ngayon ko lang din nasabi ko sa kanila, nasabi sa mga tropa ko na una, nasabi ko muna sa mga tropa ko to na kay Ate Rhea, ngayon lang din tong buwan na tong September na tong ngayon ko lang din sinabi sa kanila. Una, sinabi ko kay Ate Rhea na, Ate Rhea, may sasabihin ako sa'yo, huwag mo muna ipagsasabi sa iba kasi natatakot ako na malaman ng magulang ko at baka magalit sila sa akin. Sabi ko, Ate Rhea, I'm pregnant. Yan. So, yun sabi sa akin ni Ate Rhea. Huwag mahiya, nandyan na yan. Ano pa magagawa natin? Yan na. Doon din ako naglakas loob na magsabi sa boyfriend ko na ganun nga na pregnant ako. Sorry sa inyong lahat na kaproses. At ayun na nga, nasabi ko na sa team kong kang lahat. Masaya naman sila. Lahat sila ay ninong, ninang. Sa akin magiging baby. Ayun, tumagal-tagal. Sinabi na ng ati nene sa tatay na buntis ako, apat na buwan na mga kaprosen, apat na buwan ko na inilihim sa mga magulang ko, sa inyong lahat, kasi natatakot ako. Baka kung ano yung sabihin nila, pero pananagutan naman to ng aking jowa, ng aking boyfriend. Hindi naman siya tatakas, hindi naman niya ako tatakuan. Mahal na mahal namin ang isa't isa, mga kaprosen. Yan at hindi ko pa rin to nasasabi sa kay Tito Henry. Tito Henry, sana hindi na magalit sa akin. Sa inyong lahat, mga kaprosen, lahat ng mga subscriber ko dyan, sana hindi kayo magalit sa akin na kung bakit hindi ako nakakasama sa mga adventure ng mga kapatid ko. Yung mga nireklamo ko na sumasakit yung baywang ko. Hindi po yung totoo, pero... Sorry sa inyong lahat mga kaprosen. Pero, hindi ko naman papabayaan yung aking pagbablog. Kaya lang, hindi ako nakakapag-vlog ngayon. May bagyo, kaya hindi nakakalaot yung tatay ko, mga kapatid ko, kung bakit hindi nakakalaot dahil ha. May bagyo nga. Pero mga kaprosen, hindi ko naman talaga ito papabayaan yung pag-vlog ko kasi dito tayo nagsimula. Dito'y gumanda yung buhay natin. At naipamulong na ako nung Monday. At sa simbahan kami ikakasal. Kasal namin ng aking boyfriend ay
December 19, kabilugan ng buwan yon, ang pumili ng date na yon ay ang kapatid ng lola ko. Natagal-atag na nakakuha dun sa kalendaryo, dun sa notebook na hawak-hawak nila. Sabi naman kasi ng iba, nasa tamang edad na ako. Hindi yung katulad ng mga babae dito sa amin. Maaga nagsibuntis. Ito, naibigay ko naman din sa mga magulang ko yung mga gusto nila. Kaya, sorry sa inyong lahat mga kaprosit kung ngayon ko lang ito masabi sa inyo. At naitago ko ito ng 4 na buwan. At mag-ano na siya mga kaprosit na maglilimang buwan na siya nitong October na to. Sorry sa inyong lahat mga kaprosit na lalong-lalo na kay Tito Henry. Sorry kung ngayon ko lang to nasabi sa inyo. Pero Tito Henry, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko lang po itong papabayaan yung pag-vlog ko. Ibibigay ko to sa kapatid ko na sila muna yung mag-vlog. Kasi hindi na tayo makakasama sa laot. Gawa ni baby. Yung mga sama-sama ko na sa yung pinag-adventure ako. Buntis na ako noon na itinatago ko lang. Pero napapansin na rin yun ng mga tropa ko na sa Team Hunghang. Hindi lang nila sinasabi sa akin na gusto nila ako yung magsasabi. Sorry sa inyong lahat mga kaprosin. Gusto ko na itong ipaalam sa inyong lahat na pregnant ako, na ikakasal na ako. Kasi natatakot ako sabihin sa inyo na baka ako i-anuhin nyo, i-bash nyo. Pero ngayon ito, ibubunyag ko na sa inyong lahat. Nasa tamang edad na rin naman ako. Sorry sa inyong lahat mga kaprosit at lalong-lalo na kay Tito Henry Diyan. Nasabi ko na rin to kay Tita Rain na kakasal na ako. Sabi, kinuha ko pa siyang ninang sa kasal ko. Sabi niya, okay. Tinanong niya ako kung kailan ang kasal ko. Sabi ko, December 19. Sabi niya, may kukunin siya ditong proxy. Yan na, maraming salamat kay Tita Rain. Yan na, Tito George. Kay Sir Rosel lang, yan na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana hindi po kayo magbago sa akin. Sana hindi niyo ako i-bash. Sorry sa inyong lahat. Kung bakit hindi na ako nakakapag-vlog. Yung pinapabayaan ko yung pagbablog ko. Pero hindi po yung totoo mga kaprosen na ipagpapatuloy ko to. Hindi ko papabayaan yung pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon at ni Idol Japper. Hindi ko ito papabayaan. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga kaprosen dahil nandyan kayo para sa akin na hindi kayo nang sasawa manood ng aking vlog.
Yan, thank you sa inyong lahat, mga kaproset. Maraming maraming salamat. Thank you sa inyong mga kaproset. Dito na lang tatapos yung ating kwento. Yan na. Thank you ulit sa inyo mga kaproset. Sana hindi kayo magsawa. Sana hindi nyo ako i-bash. Yan na. Thank you sa inyong lahat. Bye-bye!